Good morning mga kabisdak and welcome po dito sa ating first episode ng How's Your Camping. So sa mga content po na ganito, i-review ko lamang po and I will be very honest sa lahat ng mga reviews ko sa moto camping or sa camping na aking na-experience sa mga napuntahan kong lugar. So andito pa rin po tayo sa H&B campsite and sisimulan po natin sa location. So ang location po ng H&B campsite ay matatagpuan po dito sa Magdalena, Laguna. So simula sa Binyan, supposedly ang magiging biyahe ko ay 2 hours mahigit lang. But since nagbiyahe ako ng Huevos Santo and may mga kalsada rin na ginagawa dito sa may Kalawan and Liliw, dyan po kasi ako dumaan instead na doon sa Victoria and Santa Cruz papunta dito sa Magdalena. So you have 2 options kung nanggaling kayo ng Laguna, other part ng Laguna. Pero kung halimbawa po galing kayo ng Rizal, ng Quezon, pwede po kayong mag Google Map and makikita nyo po doon yung mga choices ng daan. Magbigay lang po kayo ng allowance. It just so happen na holiday po ngayon, kaya umabot ako ng halos 5 oras sa kalsada kasi talagang siksikan. Dali namang puntahan yung location. Huwag lang kayong tumapat ng holiday and ng weekends. When it comes to parking, so ang parking po ay doon lamang sa labas ng kalsada. Wala po silang parking dito, kaya po bawal din ang moto camping and bawal din po ang car camping. The mode of transportation simula doon sa parking hanggang dito sa area, walk or kabayo. So meron pong 10 to 15 minute walk, depende kung gaano kakabilis maglakad. And wala ka naman pong magiging problema pagdating sa pagbibitbit ng mga gamit mo kasi meron po silang mga kabayo na designated. Yun po yung mga magdadala ng gamit ninyo. Ngayon, kung halimbawa ayaw nyo maglakad tapos solo kayo, pwede kayong makiusap na sumakay kayo sa kabayo. Kagaya ng ginawa namin kahapon para po ma-experience. And okay naman yun. So pagdating dito sa lugar, malawak po yung lugar nila, no? Sobrang dami ng taong pwedeng mag-camping dito. And dahil nga Huevos Santo, it so happy na marami talaga ang nagka-camping ngayon, kaya medyo crowded kasi nga Huevos Santo. Pero weekdays kayo nagpunta or regular na mga araw lang, sabi sa akin ni Kuya yung nagkakabayo kahapon ay mga minsan 2-3 lang daw yung nagka-camp dito. So kung gusto nyong masolo itong lugar na to, ay pumunta kayo dito ng weekdays o yung mga regular na araw lang, hindi yung mga holidays or weekends. So when it comes to cleanliness ng lugar, normal lang naman yung nakikita ninyo na mga dahon, mga tuyong damo, normal lang yun. Tapos yung mga kawayan na nasa ilog, normal lang yun kasi nasa gilid niya siya ng ilog. Tapos merong mga puno ng mga kawayan. Merong silang mga designated na trash bins. Kaya maayos yung lugar, no? Walang mga basura. Yung ilog naman nila, sobrang linaw ng tubig. Tapos kaninang umaga ay nagtampisaw na kami. Medyo bearable naman yung pagiging malamig niya. Lalo na kapag ka medyo nagtagal ka na sa tubig, ano? Kaya ayos naman. Pero sa tanghali, kagaya kahapon, nagtampisaw kami ng mga alas 3, alas 2, ganong oras, ay hindi na ganong kalamig yung tubig. Kayang-kaya na. And itong lugar na to ay kids friendly at saka I would say pet friendly kasi meron silang mga dogs dito na sobrang welcoming sa mga guests except doon sa isa nilang aso, yung kanilang husky. So pag pumunta kayo dito, huwag kayo masyadong didikit-dikit doon sa husky lalo na kung meron kayong pet na dala. Pero yung ibang dogs sila ay very okay naman. Sa mga kids, since mababaw lang naman po yung ilog, ay kayang-kaya mag-i-enjoy yung mga bata. But may mga areas pa din po na medyo malakas yung agos kaya kailangan pa rin bantayan ng mga magulang. Doon naman po sa mga hindi magdadala ng tent, meron po silang mga kubo dito, iba-iba ang mga sizes. You can inquire to their website kasi ako po ay naka-tent lang. And wala pong tent pitching dito. Ang entrance lamang po nila dito ay 200 pesos. So kagaya po nang nabanggit ko, yung ilog nila ay maayos, malinis. Meron lang akong nakita na diaper, but I am certain na yung diaper na yun ay inadod lang yun. Hindi yun ang galing dito sa
site sa mga guests. Inanod lang yun. So, I suggest siguro sa management na at least every morning merong dalawa o tatlong tao na you know, maglilibot sa area ng ilog para i-check lang kung merong mga basura, tapos kunin na lang. Hayaan na lang yung mga dahon kasi normal naman yun. Yung mga plastic, yung mga diaper kapag meron sana nakita ngayon. Suggestion lang yun, no? That's just me. Kung halimbawa ako yung may-ari ng lugar, mas gugustuhin ko na na-check yung area. Okay, so in terms of security, masasabi ko na 9 out of 10 kasi yung lugar ay exclusive. Ano, meron pong bakod. So pag pumasok kayo, meron designated area kung saan lang kayo pwedeng pumasok kasi nga meron siyang bakod. And nandito rin naman yung mga personnel nila. Yung kulang doon sa tent, syempre yung mga kasama mo dito sa loob, kagaya nito, marami ng mga tao, so hindi mo rin talaga masasabi. So in terms of management and staff, very accommodating naman yung kanilang mga staff and yung kanilang management. It's just so happened na medyo na disappoint ako ng kaunti kahapon for what happened. Ang nangyari kasi, dumating ako ng mag-alas 3 ng hapon. Dahil nag-request ako na doon ako sa gilid ng ilog, doon ako sa harap, sinabi ko doon sa front office nila, sa front line. And sinabi sa akin nung staff or nung owner ba yun na, sige sir, pagkatapos po nung nasa gilid ng ilog, day tour lang kasi sila hanggang alas 6, pwede na po kayong lumipat. So ang ginawa ko, nag-pitch muna ako somewhere, yung tent lang para ma-secure ko lang yung mga gamit ko. And I waited for 3 hours para maka-pitch ako ng tent. And it so happened na yung isa palang owner or yung kasama nila dito ay may pinangakuan din nung area. So nagkaroon ng miscommunication. So mas nauna kasi dumating yung nag-antay doon sa area na yon. Alas 12 sila dumating and ako alas 3. So definitely sa kanila mapupunta yung lugar. Doon ako mismo na disappoint ng kaunti lang naman doon sa sinabi nung may-ari na humanap na lang ako ng ibang site. Sabi ko kung na-inform sana ako ahead or kung wala sanang miscommunication, wala naman sanang problema na humanap na lang ako ng ibang area. Unfortunately nga lang, hindi agad nasabi sa akin, nagantay ako ng 3 hours tapos ganun din pala. Pero natuwa ako kasi ginawan pa rin nila ng paraan, napunta pa rin ako doon sa area, hindi doon exactly, pero sa gilid lang noon, nasa tapat pa rin naman ng ilog. So, kudos doon sa immediate na action. So, hopefully, hindi na magkaroon ng miscommunication between the staff para walang guest na, you know, ma-disappoint. Dagdag ko na rin sa management na yung pag-implement nila ng rules and regulation. Ano, sana maging mahigpit sila. Alam nyo naman, ang alas 10, it's a quiet time na. Sa ibang campsite, it's a lights off already. Sana mapanatili nila yun. Ano, inform nila lahat ng guest na kapag ka 10, automatic, lahat ng may ingay na bagay kagaya ng pagbibidyoke, paggitara o pagkukwentuhan ng malakas ay i-refrain na. Kagabi kasi, lampas na ng alas 10, meron pa rin mga nagkakantahan sa isang area, naggigitara, grupo sila, and syempre hindi mo naman masawa yun. Mahirap kasi na yung co-guest mo or ako yung manita kasi baka magkaroon ng gulo. Dapat yung management mismo ang sumisita kapag merong mga ganoon. So ayan, nakapag-settle na po tayo ng ating bill, mga kabisdak. So towards the end of the video, i-discuss ko po sa inyo kung magkano ang total na binayaran natin dito. Meron lamang po akong mga nakaligtaan na importanteng bagay din na hindi ko na-discuss kanina. Yung internet reception, yung electricity, tindahan, at saka yung comfort room. So when it comes to signal, ako po ay naka dito at saka naka globe. Meron naman pong reception pero hindi ganong kalakas. Enough para makapag-upload ng photos at saka makapag-browse-browse ng kaunti. And pagdating naman po sa comfort room, meron silang comfort room. Separate po ang babae at saka separate yung lalaki. Ang napansin ko lang, yung dingding ng kanilang CR ay gawa sa kawayan sa loob. So yung dalawang magkatabi ay medyo nagkakakitaan na kasi merong siwang. Ang problema po kasi sa kawayan, habang tumatagal, ano, ay umiimpis po yan. Kaya nagkakaroon ng siwang. So kung hindi ka naman ganun kaarte, ay okay lang. Pero sana, kung mapapanood man to ng management, ay
bigyan nila ng pansin yun, no, para maging maayos, kasi merong ibang mga guests na sensitive pagdating sa ganun. When it comes to tindahan, meron po silang tindahan, yung mga essentials po ng mga campers, kagaya po ng butane, ano ba, naubusan kayo or nakalimutan nyo, may mabibili kayo dito. I think meron din silang mga uling, meron din silang yelo, and yung kuryente, walang problema dahil meron pong masasaksakan dito, meron silang kuryente. Pwede kayo makapag-charge sa kanila, no? Hindi lang ako sigurado kung meron yung bayad, pero may mga nakita ako doon na nakapag-charge. And meron ding mga nagdala ng sarili nilang extension wire. May mga naka-extension kahapon direct sa kanilang tent. Basta mahaba lang yung kanilang extension wire. Okay, so yung bayad po natin, ito po ang total na inabot. Order lamang po ako ng 2 beer, 65 ang isa, yung in-can. Tapos yung kanilang yellow is 10 pesos. Yellow, hindi siya yung tubes, hindi cubes. Yung buo na yellow, so that's 10 pesos. Yung tubig nila, yung nasa kulay blue, that's 75 pesos. Lahat naman ng campsite na napuntahan ko ay halos parehas lang ng presyo. Pagdating sa tubig, medyo mahal po talaga. Kasi syempre, dinadala pa yan dito, sinasakay sa kabayo. Medyo mahirap po talaga yung transportation. Kayo, hopefully, kung nakapunta na rin kayo dito, i-comment nyo po dyan, ilagay nyo kung paano nyo i-rate itong lugar na to para matulungan natin yung ibang campers. And baka pag-decide sila kung worth it ba yung isang campsite or kailangan humanap ng iba pa. Alright, so muli po, JD ng Bisaygdako. Iingat po tayo palagi. Happy camping, everyone.